yun nga guys, good afternoon. Nandito na tayo at nagbabalik. So ibig sabihin kaka-out lang natin sa trabaho, no? Dito sa may Spark Place, Cubao. So ayun, meron tayong gustong gawin at gustong itry ngayong araw na to bilang isang part-time joyride biker. No, para malaman din natin kung magkano talaga yung kinikita ng isang part-time joyride biker, no? Marami kasing pwedeng gawing technique, no, on how to control yung pagka-part-time mo, kasi sometimes sumusobra tayo sa pagka-part-time. Ang nangyayari is kinukulang tayo sa tulog, kinukulang tayo sa pahinga. So ang ending it's either ang maapektuhan is yung main job natin or yung kalusugan natin, kasi kulang nga tayo sa ano, 'di ba? Kulang tayo sa tulog, 'di ba? Syempre, marami yan, mas bababa yung immune system mo, then kakasakit ka. No, at the same time, kulang tulog mo pag nandoon ka sa trabaho, antukin ka, hindi ka makapag-focus, 'di ba? So ganoon, yung mga bagay na kailangan nating kontrolin, kasi aminado naman ako sometimes nasusobrahan ako sa part-time ko, no? For example, meron akong 200 na itatop up for today. Kapag naubos ko na yung 200 na yon, stop na ako, uwi na ako. No? Ganon. Magbabudget tayo ng specific amount sa stop up natin, then uubusin natin yon sa isang araw. No? Pag na naubos natin yon, uwi na. No? And kung kukumpitin natin ha, sa commission ni Joyride na 20%, ang 200 is parang 1,000 pesos na 1,000 pesos sa isang araw. Parang ganoon. So sa 1,000 actually may malinis ka na doon 600, no? Less na kain, less lahat, no? Meron ka doon. Sometimes it's more than 600. Depende talaga. Pero anyways, ayun. Medyo malaki actually 'yon sa pagka part-time, no? So pero subukan natin ng 200, no? Pag hindi kaya, babaan natin ng 150. Kapag di pa rin kaya, di 100. No, basta ganun. Budget range natin is not higher than na lang siguro 200, no. Malapit lang naman, kaya ba? Kaya, kuya. Oh, sige. Malapit lang naman 'to. Hoy, magtataba kayo, ba't kayo pa rin sa online? Pakailan mo, boy. Tapay. Diyan kita bukas ng sisiyan sa panalo na. Ha? Hindi naman lasing, diba? Tango eh, Bulacan? Si Kuya lasing. Ha? Si Kuya lasing. Tango eh, San Juan? Diliman. Diba, seloso ako tumoy ha? Diyan kita bukas. Salamat, boy. Ayan ka, boy, ha? Ah, malapit lang. Salamat. Dito na tayo sa station. Alright. Ayan. Alright. Seventy-three lang. Thank you. So yun, so 73 ang fare, ginawa ng 80. So meron tayong tip na 80 pesos. Maraming salamat po. So ayun, nakaisang booking na tayo sa ngayong tanghali. Ayan. Nag-start pala tayo ng 283. 269 na lang. So 200 yung natin, baseline natin. So kapag sumakto na ng 200, okay na yun. Okay, so ibig sabihin 283 yun eh. So dapat mga 83 pesos na lang, or around 80 or 90, 70, ganyan ang matitira sa wallet natin bago tayo umuwi. And tingnan natin kung magkano talaga ang kikitain natin. Andito tayo ngayon sa may GMA. Ang pick up natin na sa GMA mismo. Annex building.
Rika? Apa? Mag-ano po kayo? Tawag dito, shower cup? Wag na. Pwede po ba akong mabayad ng Rika? Okay lang po, wala pong problema. Lagi natin po dito yung ibang bag nyo para di kayo mahirapan. Ito, kaya mo malaman. Itong yung kasha, ayan, yung malaki. Para di kayo mahirapan. Saglit lang po ah. Sige po. Ayan po. Sige po, go. Na-pick up na natin si customer. Tala na po. Nakalak na po yung helmet. Nakalak na po yung helmet. Sige po, let's go. Yan po, 0995-0865-24 152 po. Tama, thank you. Okay, so nabayaran na tayo ni customer. Worth 152 pesos, ginawang 155. Ngayon lang tayo nakapunta na sa part na to ng Maynila, Marulas ang tawag daw dito, Marulas. Nakita ko doon sa may parang sa may tindahan. Anyways, abang na ulit tayo ng booking dito, no. Complete lang natin yung trip, setup ng camera din. Ayun. Lang. Balikan ko ulit kayo later, no. Sir Christian, Star City. Okay lang ba Gcash? Okay lang. Shower cup ka pa? Shower cup. Kahit hindi na. Kahit hindi na. Oh. 252 ang fare, ginawan 270. So not bad, no? Not bad, no? So Gcash yung bayad. Yung last two booking natin is bayad Gcash, no? So, pwede na rin. Ito na yung pang-apat na trip natin. Ang bilis. Alright. Hintay ulit tayo ng panibagong booking. Magkano na ba yung balance? 187 na yung balance. So, may 100 pesos pa tayo. No? 100 pesos pa. No? Bago umuwi. Pero sometimes guys, no, kapag medyo maaga pa, kasi tulad nito, hindi naman tayo tinrapik at medyo mabilis ang biyahe, pwede pa nating isagad kahit papaano. Sagad natin ng mga kung kakayanin pa, no? Kuubusin na natin tong natirang 280 pesos na top up na to, no? Grabe, walang booking dito. Mall na to, ah. Grabe naman dito. Ang alat dito, guys. Sobrang alat. 2000 years later. One eternity later. Grabe guys, ang alat dito sa may part na to ng ng MOA. Grabe. Bakit ganun kaalat dito? Wala man lang akong nakuha ang booking. Wala man lang din pumasok na booking. Grabe. Wala eh. Wala talaga. Lipat na tayo ng pwesto. Sayang yung oras natin dito. Sa wakas, nakakuha na rin tayo ng booking dito sa may Pasay, papuntang Taguig, 30th Ave. So, kinuha na natin to. Sagurado naman sa Taguig eh. Sana naman makakuha na tayo, no? Ah, pwede naman po. Sige. Ito po.
Shower ka pa kayo? Oo na. Wait lang po. Ay, sorry. One, two, three, four. Thank you. So, ayun. 97, ginawa ng flat 100. So, pwede na. Okay. So ngayon, complete trip na natin 'to. At baka machambahan ba tayo dito ng mga enforcer, no? Kailangan natin mag-ikot-ikot pag nandito tayo kasi baka madali tayo ng enforcer. Hopefully, makakuha tayo ng booking. Tagig na 'to, ha. Nandito tayo sa BGC. Naghahanap tayo, nag-aabang tayo ng pang-anim natin na booking for today. At magkano na lang ang balance natin? 168. So 80 na lang. Alas 3. So nakaka-4 na oras na tayo, nakaka-5 booking na rin tayo kahit papaano. Ano tayo dito? Alis tayo dito, baka madali tayo dito ng mga nag-ano nag ayun, meron na nga tayo nakuha. Ito pabalik ng goal. Ayala. Pass. So yun guys, nakakuha na tayo ng booking papasig. Kinuha na natin to, baka makuha pa ng iba. Tinext ko na rin si customer. Tara. Saan kaya yung Fort Neo na yun? Oh, I think this one yun. Okay. Okay na, boss? So, ayun. Na-drop off na natin si customer and Gcash ang bayad. 136, ginawang 150. Pwede na rin. Complete na natin yung trip and then wait ulit tayo ng panibagong booking. So yun nga guys, nakakuha na tayo ng booking after almost 30 minutes, no? Nung pamimili. Namili tayo ng booking, no? Nakakuha naman tayo ng pamarikina, which is okay na sa atin yun, no? Worth 96 pesos. Na-drop off na natin si customer dito sa may, ano, sa may clock tower, sa may marikina. Ngayon eh, maghahantay na lang tayo ng last booking siguro natin to. Or last two bookings. Dalawang booking na lang ko, dalawang 100 o kaya isang 200. Goods na. Pa? Ako rin. Haba ng pila. Mag-shower cup ka pa? Ayun, okay na. Pero may isa kaya niya, pasan na tayo talaga. Meron po, Jeep. Sige na, oh. So yun nga, nandito na tayo ngayon sa SM City San Mateo. So computein natin kung magkano na yung naging ano natin na kinita natin. So ang total lang kinita natin ngayon na less na yung commission Joyride is 724.40 minus 180.
544.40. So minus, magkano kaya ang gas ko nito? I think minus 150. Ay, minus 150. 394 lang ang kinita, 394 ang kinita natin ngayon, no? Plus pa dyan, kung ipa-plus natin dyan yung kaninang umaga, meron tayong around 70 rin siguro yun, or 90. So parang sumatol isa sa 400 to 500 plus tip, no? Nakalimutan ko na magkano yung tip, kasi parang may tip sa akin kanina na 7 pesos, 12 pesos. So sabihin na natin 420. No, 420 ang ano natin dito, take home natin, no? So ayun, pwede na rin, no? Plus, kung ipa-plus pa natin yung kaninang umaga, 500 na 'yan, no? Pwede na rin, no? Pwede na rin, no? Para sa part-time, kumbaga maglalaan ka lang ng extra time sa labas, no? Eh nahihigitan mo na yung sahod ng mga minimum wage employee. So sa minimum wage na 575 ata yung minimum wage. May kaltas pa yon for 'di ba? For sa SSS and benefits ganun. So mas liliit pa, 'di ba? So yung 500 na yan, diretso na sa natin yan, sa ipon, no? So pwede na rin. And take note kasi pwedeng mas malaki dito yung kikitain mo. Depende talaga sa kung wais ka talaga kumuha ng booking. Pumili ng booking, kumuha ng booking, at may pagkahalong swerte, no? Tulad lang nung nakaraang araw, umabot ng in just a span of 4 hours agad ako 600, kasi may tip yon, no? So pwede na rin, no? 4 hours naka 600 ako. Actually parang 800 pa nga yun, plus tip, no? So sulit na sulit siya, no? Nga lang syempre kailangan magbaon kayo ng extrang tiyaga, no? Kasi pag walang tiyaga, walang nilaga. So ayun, yun lang naman yung review ko sa kung magkano ba ang kinikita ng isang part-time joyride biker, no? So I hope this video helps, no, sa mga nagbabalak na mag-apply kay Joyride, no, or kay Angkas, no? So ayun, go lang. I would say sa part-time pwede na siya, no? Nakakabuhay na siya. So again, thank you for watching my video. Please like, share, and subscribe to my channel. Bye-bye!